Sa show nga nila Stephen A. Smith ngayong araw na ito, mga idol, sa First Take, meron nga siyang prediksyon kay LeBron James at sa team ng Lakers. Ang sabi niya nga, mga idol, sa tingin niya si LeBron James na panalo na ang huling NBA championship niya noong 2020. Tapos na nga daw na manalo si LeBron at hindi na mananalo pa ng championship. At dagdag niya pa nga na ang Warriors nga daw ang mananalo ng championship ngayong season na ito at sila nga daw mismo ang magtatanggal sa Lakers. Sabi niya pa nga na kahit nga daw na bumalik pa itong si LeBron ng healthy, Warriors pa rin daw ang mananalo ng championship ngayong season na ito. At obviously, mga idol, maraming hindi sumang-ayon dito kay Stephen A. Sinabi nga ng mga fans na hindi pa nga daw nakakabalik si LeBron James at hindi pa rin nakakapaglaro sila ng completely healthy itong buong Lakers team na ito. Mahirap nga daw mag-predict, lalong-lalo na napakaaga pa sa season. Pero mukhang baliwala nga ito kay Stephen A. Smith. Warriors na talaga ang kanyang pinili na manalo ngayong season na ito. At hindi na nga rin daw mananalo si LeBron ng kanyang panglimang championship. So ano bang masasabi nyo, mga idol, dito kay Stephen A. Smith? Komento nyo lang ang inyong mga opinion at lahat ng inyong saloobin sa comment section. At sa ating susunod na balita naman tungkol nga dito kay Zion Williamson, meron tayong magandang balita para sa kanya. Dahil nga in-announce ngayon ng Pelicans na siya nga daw ay pwede nang mag-participate sa mga may contact na one-on-one drills or one-on-one workouts. At unang step nga yan, mga idol, sa pagbalik nito ni Zion. Sinabi rin dito na sa November 24 daw ang susunod na re-evaluation ng kanyang injury kung pwede na siyang sumali sa full practice ng Pelicans at possibly bumalik na nga sa buwan ng Disyembre. Ayan nga, mga idol, ang good news para kay Zion Williamson. At sana ngayon magtuloy-tuloy na nga yan para makabalik na rin siya sa Pelicans at matulungan niya ang kanyang team na sobrang nag-i-struggle ngayon. At sa ating panghuling balita naman, mga idol, tungkol nga dito sa arena ng Lakers at Clippers, itong Staples Center, binalita nga ni Shams Aranya na papalitan na nga daw ng pangalan nito simula sa December 25. Hindi na Staples Center ang tawag, kundi Crypto.com Arena. At obviously, halos 99.9% ng mga fans ay hindi sang-ayon sa desisyon na ito. Very iconic na nga daw ang pangalan na Staples Center, eh bakit babaguhin pa nga? Pero obviously, mga idol, ito ay isang business move na malaki ang kanilang kikitain, kaya nga't pumayag sila na palitan ng pangalan ng Staples Center. Kaya wala na rin sigurong magagawa ang mga fans, mga idol, kung hindi magreklamo na lamang dahil mukhang official na nga ito at balak na ngang ipatupad sa December 25. So yan nga muna, mga idol, ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!